Everybody put your hands in the air. So yun po, no? Para akong si Kong, ah. Ah, basta! Kesarap talaga pag nakita yung ganitong babasahin sa umaga pag open mo ng computer. Congratulations, your channel has been approved for monetization. Yeah! Ano yun? Ano yun? Ha? I got a bad feeling about this. Si YouTube ay pinayagan na ang mga videos ko na ma-monetize. At mag-earn na ng revenue yung mga videos na in-upload ko. No? Be it yung mga kalokohan, educational, etc. etc. ang mga videos na in-upload ko. But sadly, hindi pala lahat ng in-upload natin ay mag-monetize and mag-earn tayo ng revenue. Based din siya sa YouTube partnership program, dapat advertisers friendly yung mga videos na ina-upload natin. So yun nga, hindi lahat, yung iba naka-off yung monetization, yung iba limited lang, yung iba naka-turn on din. Kasi sa pag-review ni YouTube, nakita niya na yung ibang mga videos ko is not suitable, hindi siya family friendly na i-monetize. So yun. Pero ito, ipapakita ko sa inyo kung saan, paano i-monetize yung mga videos. May option tayo to turn it on or to send a review. Na ipareview natin ulit yung video. Meron tayong option na ganun. So ito, ipapakita ko sa inyo. Pero yeah. Orgasmic talaga itong feeling. Kita na, na-approve na yun. Pinaghirapan natin ng mga videos, no? Hindi ko ma-explain ang feeling. So yun nga, parang nilulutong bacon habang tulog ka pa, nagising ka. Ito ay papakita ko sa inyo kung paano i-turn on, turn off, at mag-send ng request for review sa mga videos natin for monetization. What up? So ito, pumunta tayo sa YouTube Studio. Konting antay lang. And then sa mga videos. And then ito na sa monetization. Makikita limited, ineligible, naka-on or naka-off. Kung naka-off siya ay click mo lang and then on and then save it. Kung limited, dito pwede tayong mag-file or mag-request ng review sa video na pwedeng tingnan ulit ng mga YouTube staff. Click natin ang request review. I have checked that my video satisfies YouTube advertisers friendly guidelines. Click natin yan, basahin rin natin. And ito nga, advertiser-friendly content guidelines ng unsaid program policies. All videos uploaded to YouTube must comply with YouTube's term service and community guidelines. Una ay ang mga controversial issues and sensitive events. Videos content that features or focuses on sensitive topics or events including but not limited to war, political conflicts, terrorism, or extremism. Drugs and dangerous products or substances, bawal din yan. And mga harmful or dangerous acts, yun nga, yung mga prank na nakakasakit at delikado. Yung mga pakyat-akyat ng puno, pakyat-akyat ng building, hindi siya advertiser friendly. At saka mga hateful content, no? Lahat ng mga hate statements, yun, bawal din yun. Inappropriate language, too much na pagmumura at pagsasalita ng hindi maganda.
and inappropriate use of family entertainment characters. Now, videos depicting family entertainment characters or content, whether animated or live action, engage in violent, sexual, vile, or otherwise inappropriate behavior. Incendiary and demeaning videos, content that is gratuitously incendiary, inflammatory, or demeaning, yung pinapahiya yung ibang tao. Mga sexually suggestive content, yung mga sex education, okay lang, pero kung parang porno na siya, bawal yun. And then violence, no? Any form of violence, nung nagkakasakitan, kakaduguan, at na injury sa iba. So ito nga, mga best practices din for creating advertiser-friendly content. Yun, babasahin natin yan. Yun ang kadalasang mga reasons ni YouTube kung bakit nade-demonetize ang ating mga videos. So yun nga, no, nagsaliksik ako ng konti at nakita ko din doon sa guidelines ni YouTube na kaya hindi na mo monetize o naka-off yung monetization and limited sa iba dahil na rin sa paglabag, no? Mga paglabag sa guidelines na nakikita doon. Isa nga doon, isang mga misleading or sensitive na metadata. So kung ano yung nilalagay natin sa ating thumbnail and sa description, yung mga tipong sobrang clickbait, no, na metadata na misleading, metadata na nagmi-mislead ng mga viewers para mag-click lang ng video, yun tinatag yun ni YouTube at minamark niya na hindi suitable for monetization. Isa pa is kung merong third party claim sa yung video. So kadalasan nga doon yung mga music, mga background music na ginagamit natin na may copyright claims, no? So dapat doon na lang tayo sa mga audios na free din sa audio library ni YouTube mismo. O yung mga madadownload natin na audio, music, background music na no copyright and royalty free na mga music. Isa is yung mga ano din, yung mga content na dumaan o ginamitan ng audio swap at saka yung mga may copyright strike talaga, no? Or pag hindi na lumalabas yung mga ads sa yung video, magtataka ka na rin at malamang ay na-demonetized ang yung channel o yung mga videos na yun. So yun lang, excited talaga ako ngayong araw. Salamat rin sa mga subscribers na tumutok manood ng mga palabas ko. So, hanggang sa muli, always support the Filipino vloggers. Eka nga ni Roger Akin. So, like, comment, and subscribe. Tutukan! I'll kill you, Gok. I'm not finished. Sa pagbabalik ng